Nora? 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 Nora, anak, ikaw ba yan? Gusto? Siya si Stella. Siya'ng tutulong sa atin para masugpo natin ang mga manika. Okay? Nasaan ang manika? Ikinulong ko dun sa aparador! Kung tatlo kayong pinagbigyan ng manika, ibig sabihin, tatlo kayong pinaghihigantihan ni Manolo Apasible. Manolo Apasible? Yung psychiatrist, bakit? Ano kinalaman niya dito? Siya ang ama ni Eldo. Stella, Faith, titigil lang ang lahat ng ito kapag napahinto natin si Manolo. Kailangan natin ng tulong. Pupunta ako sa pulis para magprotektahan tayo. Sabi ni Eldo, nandito daw si Manolo. Asin! Lagyan mo ng asin. Tagal ko kayong hinintay. Maligayang pagdating sa aming bahay ng aking anak. Hindi ko pinatay ang anak mo. Alam ng Diyos kung gaano ako nagmalasakit kay Eldon. Malasakit? Pagmamalasakit ba ang tawag mo doon, Teacher Julio? Ang mga premonition mo, gusto mo ba ipatawag din Mrs. Punong Bayan ng tatay mo? Wala po yung tatay ko. Nasa ibang bansa po yung tatay ko. Basta ipangako mo sa akin, ititigil mo na yung kalokohan mo. Pero totoo naman po ang sinasabi ko, teacher. Ayoko pang may mapahamak. Isulat mo dito sa blackboard, I will not say bad things. Hindi ka uuwi hanggat di mo napupuno yan. Pero teacher, totoo naman po yung sinasabi ko. Teacher! Teacher, wala. Totoo naman po yun. Maniwala po kayo sa akin, totoo.
nga, pakicheck dun sa tangki natin, ha? Aksidente yung nangyari. Manolo, parang awa mo na. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. May pagkakataon sana na mabigyan ang justisya ang pagkamatay ng aking anak. Kung meron sanang nagmalasakit at inilabas ang katotohanan. Hoy, Eldon! Ano pang ginagawa mo dyan? Ganyan lang ako rito ni Teacher Julio. Pero... umalis ka na, Teresa. Masusunog ang eskwelahan natin. Aksidente yun. Hindi ako pwedeng makialam dahil marami akong hinihinging pabor sa eskwelahan mo. At pag sinabi natin yung nakita mo, ibabagsak ka nila at matatanggal ka sa school mo. Ha? Huwag tayong makialam, anak. Huwag. Magulang ka din, Manolo. Alam ko naman nagkamali ako eh. Pero sana maintindihan mo na bilang magulang, ginawa ko lang yun para protektahan ang anak ko. Sana'y maintindihan mo rin bilang magulang ang aking galit. Dahil sa iyong pananahimik, hindi nabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng aking anak. At nagkaroon ng huling pagkakataon na sana'y nabigyan ng linaw ang lahat. Ngunit, ginamitan ang pera at kapangyarihan! Ay, basura! Ang kaso ng anak ko. Hindi lang ganyan na nga abutin mo pag nag-ingay ka pa. Manahimik ka na lang. Sinabi ko na ho sa inyo, hindi naman ako tunay naman na Eldon eh. Ay, mong madami pamilya mo, huwag ka mag-iingay. Aksidente daw yung nangyari. Sabi ka ng totoo! Ano nangyari sa anak ko? Kuya, nadubag ako eh. Papatayin daw nila ako pag nagsalita ako ng totoo. Papayaran nila ang ginawa nila sa anak ko. Kuya, madami silang pera. Hindi natin sila kaya. May magkagawa ako. Magbabayad sila sa ginawa nila sa anak ko. Nasingil ko na ang buhay ng asawa mo. Isusunod ko na ang buhay mo. Pati na ang batang nasa sinapupunan mo.